magandang araw mga bata. Ako nga pala si Sir Chris, ang inyong magiging guro ngayong araw. Inyo kong muli sa bago nating aralin sa edukasyong pangkalusugan. At Health 3, Quarter 2, Week 3. Epekto ng karaniwang sakit. MELC explains the effects of common diseases. Layunin. Nakaling ito, ikaw ay inaasahang may paliliwanag mo ang epekto ng mga karaniwang sakit. Tutuhan mo sa nakaraang aralin ang mga sali o factors ng pagkakasakit at mga halimbawa ng mga sakit na namamana tulad ng kapaligiran o pamumuhay. The Health 3, Quarter 2, Week 2. Kung napanood mo ito, ating pag-aaralan ay madali na lamang para sa iyo. Isang taong gulang na. Subalit, nasa ikatlong baitang pa lamang ako. Pinag-aral ako agad ng magulang ko nung ako ay nasa limang taong gulang pa lamang. Subalit, naging sakitin ako. Palagi akong nasa ospital dahil lagi akong may sakit. Madalas ang pagliban ko sa klase, kaya hindi ako nakakapasa sa mga pagsusulit. Kaya nagbalik ako sa unang baitang. Muli akong pumasok. Subalit, sa unang buwan pa lamang ng pasukan ay naging sakitin na ako. Kaya napilitan na akong huminto sa pag-aaral. Tara, ikutin natin ang mga tanong batay sa binasang kwento ni Ana. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Gawin ito sa iyong kwaderno. Ang tanong, sino ang nagkukwento? Ano ang sagot mga bata? Tama, nagkukwento ay si Ana. Ang tanong, ano-ano ang mga sakit ni Ana? Tama! Hindi po nabanggit ang kanyang mga sakit, subalit siya po ay naging sakiti. Ang tanong, ano ang epekto ng sakit kay Ana? Tama! Ang naging epekto ng sakit kay Ana ay nahuli siya sa kanyang pag-aaral at madalas na pagliban sa klase. Ang tanong, palagay mo ano ang dapat gawin ni Ana at ng kanyang pamilya? Ano ang sagot mga bata? Ah, sa aking panagay, kailangan niyang palakasin ang kanyang resistensya at immune system. Kumain ng masustansyang pagkain. Kailangan din siyang alagaang mabuti ng kanyang pamilya upang hindi maapektuhan ang kanyang pagtingin sa sarili. Magaling mga bata! Tingnan ang larawan. Ano ang napansin ninyo? Tama! Sila ay magkakapatid. Pagkasta ng larawan ng magkakapatid na sina Mario, Marlon, at Marcelo. Aha! Ibutin natin ang mga tanong.
paano mo mailalarawan ang magkakapatid. Ano ang sagot, mga bata? Magkakapatid ay may iba't ibang katangiang pisikal, payat, malusog, at mataba. Ang tanong, sino sa inyong palagay ang may malusog na pangangatawan? Hint. Ano ang sagot, mga bata? Ang palagay ang may malusog na pangangatawan ay si Marlon dahil tama lamang ang kanyang pisikal na katangian. Galing, mga bata! Ang tanong, ano mo mapananatiling malusog ang iyong pangangatawan? Ano ang sagot, mga bata? Tama! Mapanatiling malusog ang ating pangangatawan sa pamamagitan ng pagkain ng masustansyang pagkain at pagkakaroon ng healthy lifestyle. Galing, mga bata! Tandaan! Ang mga bata ay may mataas na pagkakataon pagkakaroon ng sakit. Madalas na pagkakasakit ay maaaring magkaroon ng epekto sa kanilang kaisipan, gabi at pakikisalamuha sa ibang bata. Batang madalas nagkakasakit ay madalas at matagal rin kung lumiban sa klase. Kung ang isang bata ay matagal na nagkasakit, maaaring maapektuhan nito ang kanyang pagtingin sa sarili. Kalimutan, mga bata! Gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Isulat ang tama kung ang epekto ng sakit ang binabanggit sa item at mali naman kung hindi ito epekto ng sakit. Gawin ito sa iyong kwaderno. Handa na ba, mga bata? Subukan natin. Na, madalas na pagliban sa klase. Pangalawa, mataas na marka sa pag-aaral. Pangatlo, laging nasa ospital. Pang-apat, pagbaba ng timbang. At pang-lima, malusog na pangangatawan. Ibigyan ko lamang kayo ng 30 segundo. Sagutan natin. Ano ang sagot sa number 1, mga bata? Tama. Madalas na pagliban sa klase ang epekto ng pagkakasakit. Dalawa. Ano ang inyong sagot, mga bata? Mali. Mataas na marka sa pag-aaral. Pagkat kung ikaw ay may sakit, hindi ka makakuha ng mataas na marka. Do. Laging nasa ospital? Tama! Apat! Pagbaba ng timbang? Tama! Pagiging malusog? Mali! Pareho ba tayo ng sagot, mga bata? Magaling! Lagyan ng marka ang iyong kwaderno! Tara! Gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 4. Iguhit sa iyong kwaderno ang larawan sa ibaba. Maaari mo itong kulayan. Katapos ay magsulat ng 3 pangusap tungkol sa larawan at kung paano ka maging hashtag number 1 sa kalusugan. Gawing gabay ang pamantayan sa ibaba. Tara! Sagutan natin. Kulayan natin ang medalya. Ha? Hashtag kumain ng masustansyang pagkain upang lumakas
ang katawan. Ba. Hashtag mag-ehersisyo araw-araw upang sumigla. Lo. Hashtag uminom ng 8 basong tubig nang hindi ka mauha. Ayaw niyo ba itong gawin, mga bata? Galing! Tara, sagutan natin ang pamantayan ng kasanayan. Una, ang gawa ay nagpapakita ng kagalingan. Husay. Pangalawa, ang gawa ay nagbibigay ng malinaw na mensahe. Galing! Pangatlo, ang gawa ay nagpapakita ng pagkamalikhain. Subukan naman natin ang gawain sa pagkatuto bilang 5. Gawa ng isang pula. Lakad ang mga maaaring epekto kapag may sakit o sakitin ang isang bata. Maaring humingi ng gabay sa mga kasama sa bahay o sa magulang. Gawin gabay ang pamantayan sa ibaba. Gawin ito sa iyong kwaderno. Pamantayan ng kasanayan. Ang naglalaad ng mga epekto kapag may sakit o sakitin ang isang bata. Bigyan ng check ang mahusay, ayos o kailangan ng pag-unlad. Kalawa, ang gawa ay nakapagbibigay ng malinaw na mensahe. Kapito, nagpapakita ng pagkamalikhain. Pinihanda akong tula para sa inyo. Tingnan natin. Pamagat ng aking tula ay epekto ng sakit. Kapag tayo ay may sakit, tao sa paligid ay nagmamalasakit. Kaya huwag makulit kung ikaw ay pasaway na pilit. May iba't ibang epekto sakit sa bawat tao. Iban sa klase, ang iba'y walang paki. Pagpatuloy na sumuway, madaming madadamay. Kaya ikaw ay sumunod upang ikaw ay lusog. Wow! Galing mga bata! Kaya niyo ba itong gawin? Usay! Tara, sagutan natin ang pamantayan ng kasanayan. Una, ang naglalahad ng mga epekto kapag may sakit o sakitin ang isang bata. Ilagyan ko ito ng mahusay. Kalawa, gawa ay nakapagbibigay ng malinaw na mensahe. Lagyan ko ito ng check sa mahusay. Pangatlo, ang nagpapakita ng pagkamalikhain. Lagyan ko ng check ang mahusay. Kaya nyo rin ba itong gawin mga bata? Agadin! Gawain sa pagkatuto bilang 6. Tupit o gumuhit ng mga larawan na nagpapakita ng epekto ng pagkakasakit. Gawin gabay ang pamantayan sa gawain sa pagkatuto bilang 5. Gawin ito sa iyong kwaderno. Tingnan natin ang aking inihandang mga larawan. Madalas na pagliban sa klase. Mabilis na pagbaba ng timbang. Madalas na pagka-ospital. Kaya nyo rin ba itong gawin mga bata? Magaling! Kaya ko lang check ang mahusay sa mga sumusunod na pamantayan ng kasanayan. Pasa ito sa iyong guro. Tara, subukan naman natin ang gawain A. Buuin ang mahalagang kaisipan sa ibaba. Piliin ang sagot sa kahon. Gawin ito sa iyong kwaderno. Ang madalas na blank, pagbaba ng blank, at pagpunta sa blank ang ilan sa mga epekto ng pagkakasakit. Ang mga salitang nasa kahon ay pagliban, epekto, timbang, ospital, at sakit. Mamili lamang kayo sa mga salitang nasa loob ng kahon. Bibigyan ko kayo ng 30 segundo.
Sagutan natin. Una, ano ang sagot mga bata? Magaling. Pagliban. Ang madalas na pagliban, pagbaba ng timbang. At pagpunta sa ospital. Ang ilan sa mga epekto ng pagkakasakit. Paano ba tayo ng sagot mga bata? Magaling. Ating pinag-aralan sa araw na ito, epekto ng karaniwang sakit. Dito nagtatapos ang ating aralin ngayong araw. Marami pa kayong tutuhan mga bata. Magaling. Ako ang inyong Sir Chris nagsasabing, hirap magpaalam sa mga batang napamahal na sa iyo. Mas mahirap magpaalam, Pip ang nanay mo. Salamat, hanggang sa muli, huwag kalimutang subscribe, get notified para updated kayo sa ating mga bagong aralin.